kung bakit inuulit ng loro ang bawat sabihin sa kanya. Noon daw unang panahon, ang lahat ng ibon ay marunong magsalita. Ang loro raw ang pinakamalinaw magsalita at pinakabantog sa pagsasabi ng totoo. Ang ibong ito ay karaniwang tanod bahay, at dahil dyan, halos lahat ng tahanan ay may isa o dalawang ibong katulad niya. May loro na nakatira sa bahay ng isang magnanakaw. Minsan, ang magnanakaw ay lumapa ng baka at pagkatapos ay itinago niya ang karne. Kinabukasan, ang may-ari ng baka ay nagtanong sa magnanakaw, "Ang baka ko ba ay naririto sa iyo?" ang tanong ng may-ari. "Aba, hindi ko nakikita ang baka mo," ang sagot ng magnanakaw. "Pinatay mo ang baka at itinago mo ang karne," ang sigaw ng loro. Palibhasa'y bantog ang loro sa pagsasabi ng totoo, naniwala ang may-ari ng baka. Natakot ang magnanakaw na baka siya ay maparusahan ng mabigat sapagkat tumawag ng makapangyarihan ang may-ari ng baka. Galit na galit sa loro ang magnanakaw. Isinilid niya sa tapayan ang loro at binuhusan ng tubig. Pagkatapos ay ikinalog niya mabuti ang tapayan. Kinabukasan, dumating ang may makapangyarihan. Sinabi ng magnanakaw na siya'y di dapat parusahan sapagkat ang loro'y di dapat paniwalaan. "Itanong ninyo sa loro kung maliwanag ang buwan kagabi," ang wika ng magnanakaw. "Loro, maliwanag ba ang buwan kagabi?" ang tanong ng isa. "Malakas ang ulan at may bagyo kagabi," ang sagot ng loro. Nagtaka ang mga tao kung bakit ang loro ay di nagsasabi ng totoo, sapagkat maliwanag ang buwan ng sinundang gabi. Pinagkasunduan nilang parusahan ng ibon kaya't ang loro'y ipinagtabuyan upang sa gubat na manirahan. Lungkot na umalis ang loro. Sa kanyang paglipad ay nakita niya ang kwago. "Ano ang nangyari sa iyo?" ang tanong ng kwago. Isinalaysay ng loro ang nangyari. "Mabuti pa'y ulitin mo na lamang ang lahat ng marinig mo upang ikaw ay tawaging kahangahangang ibon," ang payo ng kwago. Sinunod naman ng loro ang sinabi ng pinakamarunong sa lahat ng ibon, kaya mula noon ay inulit-ulit ng loro ang bawat sabihin sa kanya.